Okay, so marami nagtatanong sa akin lagi kasi sa mga may owner type jeep dyan, bawal daw ang owner type jeep sa EDSA. Eto tayo ngayon, pakita mo mami, dala natin yung owner type jeep natin. Pati pakita mo yung loob ng owner type jeep natin para alam nila na owner type jeep to. Ayan, makikita ninyo mga bossing, dala ko yung owner type jeep ko. Makikita ninyo, nasan tayo ngayon? Pakita mo mami yung kalsada. Nasa EDSA tayo ngayon. Familiar siguro kayo sa kalsada kasi alam nyo naman, basta EDSA, matraffic. Kaya makikita nyo, to Monumento, to Enlex. Sa mga nakakaalam ng lugar na to, ang lugar na to, Balintawak. Ayun, no, Balintawak na yun. No. Wait lang, try natin lumapit. Para makita ninyo, baka sabihin ng iba, ako lang nagsasabi na bawal ang, hindi bawal ang owner type jeep sa EDSA. Ako ni mga boss, pwede naman po talaga ang owner type jeep sa EDSA. Matagal na ako may owner type jeep, ilang taon na. Okay? So, never kaming hinuli rito sa EDSA na bawal kami rito. Pwedeng-pwede po. Ayan o, sa mga nakakaalam, ayun o, pure gold, Balintawak. Kita ba sa camera, mami? Ayan, kahita mo, mami, yung ating video. Pure gold, Balintawak. Okay, sa nakakaalam kung nasan tayo ngayon. Okay? Nasa EDSA po tayo. Tsaka makikita nyo naman ayan o, LRT station. LRT station yan. Yan yung Balintawak LRT station. Kaya alam ninyo na nasa EDSA tayo. Kanina pa ako nakasalubong ng mga enforcer. Hindi nila ako inuhuli. Maya, drive tayo sandali. Tuloy-tuloy natin. Makikita nyo may enforcer dun sa dulo. Tingnan natin kung huhulihin tayo. Kung mainip man kayo sa video, magpasensyahan nyo na eh. Ganun talaga. Pinuprove natin na pwede ang owner type jeep sa EDSA. Kasi kaya yung mga nagsasabi na bawal ang owner type jeep sa EDSA, hindi yung totoo. Baka kasi meron kayong violation. Umpisa, halimbawa, karamihan sa mga alam ko owner type jeep walang seatbelt. Siyempre bawal yun. Bawal yung walang seatbelt. Ano pa ba? Handbrake. Bawal sa owner type jeep ang walang handbrake. Pero karamihan sa mga owner type jeep, walang handbrake. Kaya ako meron. Diba? Kompleto naman ako sa safety requirements. Yun nga lang mainit. Tsaka ngayon, ayan, na-COVID. Hindi COVID to, ubo. Palik, ubo. Pausok. Yan ang disadvantage ng owner, pero wala tayong magagawa. Part talaga yan ng ano, ng pagkakaroon ng owner type jeep, mausok. Ayan, malapit-lapit na tayo. Titingnan natin kung bawal ang owner type jeep. May makikita kayong enforcer dyan sa dulo. Kasi sure ako na pwede ang owner type jeep sa EDSA. Matagal na akong nagdadrive dito sa EDSA at pwede talaga ang owner type jeep dito. Ayun o, tignan mo may enforcer sa unahan. O ha? Kasi kung talagang bawal tayo, kung paparahin tayo ng mga yan. Ayun o, bakit may enforcer sa unahan. Ayun o, nakikita nyo naman siguro yung enforcer. Ayan. So kung talagang bawal tayo, hinuli na tayo niya kanina pa. Kailangan lang natin mag-change lane kasi papunta pa diretso tayo ng monumento. Ayan, so nakalampas na tayo sa mga enforcer. Video mo konti mami, mga enforcer. Ayan, nakalampas na tayo sa mga enforcer at hindi naman tayo nila hinuli. Hindi nyo masasabi na hindi nila tayo nakikita. Diba? Hindi nyo masasabi hindi nila tayo nakikita kasi obviously ang lapit-lapit nila para hindi tayo makita, di ba? Ayan. So sa mga nagtatanong pa rin kung bawal ang owner type jeep sa EDSA, ito na ipatunay. Ako na mismo, jeep doctor. Ginagamit ko sa EDSA itong owner type jeep ko. Okay, so ano pa ba? Tanong nyo pa. Enlex! Enlex! Kasi hindi ko pupunta Enlex yun. May lakad ako. Susunod, pag nadala ko naman sa Enlex itong owner ko, i-video ko. Pwede mga boss, inuuwi ko ng Nueva Ecija to eh. Inuuwi ko to ng Nueva Ecija. Okay? Makati, nakadaan na rin ako ng Makati kasi pumupunta ako ng ano eh, ng MOA. Ginagamit ko rin to. Eh, madadaanan ko rin naman ng Makati. Diba? Okay. So, abangan nyo yung video natin ng pagpunta ng NLEX naman gamit yung owner type jeep natin. Okay? Okay.